Welcome back sa Panahon TV. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging lagi ng panahon at agwat ng temperatura para sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o hayang amihan sa Luzon. Kaya naman asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon at maliit lang din ang chance ng pag-ulan sa susunod na mga oras, partikular yan dito sa Tugigaraw, Baguio, Metro Manila, Lawag, Olongapo, Tagaytay at sa Puerto Princesa. Samantala sa Legazpi, all good weather condition ng iiral pero may posibilidad ng pulupulong mahihinang pag-ulan sa lugar. Ang temperatura sa Metro Manila maglalaro yan sa pagitan ng 21 to 31 degrees Celsius. At pumunta naman tayo dito sa Visayas, all good weather condition din ng iiral, partikular sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at maging sa Metro Cebu. Ang temperatura sa mga nabanggit kong lugar maglalaro yan sa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. At dumako na tayo sa Mindanao dahil walang anumang sama ng panahon ang nakaka-apekto dito. Pangkalahatang maaliwala sa panahon at maliit lang din ang chance ng pag-ulan ngayong araw, partikular sa Cagayan de Oro, Zamboanga at maging sa Duyan, capital of the Philippines, Metro Davao. Ang temperatura sa Metro Davao papalo ng 33 degrees Celsius. Patuloy pa rin ba tayong makakaranas ng mahihinang pag-ulan o ang inyong lugar sa susunod na mga araw? Alamin yan sa 3-day weather forecast mula sa PAGASA. Sa Baguio City, City of Pines, asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon bukas pero may posibilidad pa rin yan ng pulupulong mahihinang pag-ulan. Pagdating naman ng Miyerkules, bahagyang gaganda lagay ng panahon dahil wala nang tsyansa ng pag-ulan. At pagdating ng Huwebes, all good weather condition pero nariyan na ulit ang mga tsyansa ng pag-ulan. Temperatura ay mababa pa rin na maglalaro sa pagitan ng 12 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila, all good weather condition at maliit lang ang chance ng pag-ulan bukas na magpapatuloy hanggang sa Miyerkules. Pero pagdating ng Huwebes, nariyan na ang posibilidad ng pulupulong mahihinang pag-ulan. Kaya bago umalis ng bahay, huwag kakalimutan magdala ng payong. Ang temperatura aabot ng 32 degrees Celsius. Sa Cebu, kung balak bisitahin ng Magellan's Cross, asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon sa susunod na tatlong araw. Ang temperatura dito ay maglalaro sa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Sa Durian, capital of the Philippines, Metro Davao, asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon at maliit lang din ang tsyansa ng pag-ulan sa susunod na tatlong araw. Ang kaibat ito, ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 23 to 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga, kung balag mag-island hopping dito, aayon sa inyo ang lagay ng panahon dahil asahan ng all good weather condition in the next 3 days. Ang temperatura aabot ng 32 degrees Celsius. Ngayong may binabantayan tayong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isang sakuna na dulot ito ay isang storm surge kung saan mapanganib sa mga nakatira sa malapit sa baybayin dagat. Alamin ang iba pang detalye kaugnay nito kasama si Inisuntayas. Kapag may malakas na bagyo, bukod sa ulan at hangin, posible ring manalasa ang tinatawag na storm surge o daluyong ng bagyo. Pero ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Ang storm surge po kasi, yung ano po, para po siya yung malakas na bagyo, yung mga siguro nasa ano po siya, mga level 3, ganun. Pag meron namumuong mata ng bagyo, doon nagsisimula yung ng daluyong ng hangin pati ulan. Ibig sabihin yung may darating na bagyo na para makapaganda ng tao. Basically, ang storm surge galing siya sa lakas ng hangin. Yung lakas ng hangin yung nagsaserve as fuel or ayun yung dahilan kung bakit tumataas yung alon. Parang siyang tsunami sa itsura pero it's not caused by an earthquake. Caused siya ng malakas na hangin ng bagyo. Tapos natutulak ng malakas na hangin ng bagyo yung water, yung tubig, kaya nagkakaroon malaking alon. Yun yung ano, yung parang tsunami. It's parang the waves are going over higher than the land, parang gano'n. Oo, parang dahil siguro sa storm, sa wind, so na-force yung waves sa dagat na mapunta siya. Hindi siya caused, I don't think caused siya by earthquake, more on typhoon siya or storm. Unlike sa tsunami na earthquake ang cause niya, na pupunta sa land.
Ang storm surge o daluyong na tinatawag natin sa wikang Tagalog ay ito yung abnormal na pagtaas ng tubig, dagat, dito sa mga coastal areas kapag may paparating na bagyo. Mas malakas ang hangin, posibleng mas matataas na storm surge height. Karaniwang mga bagyo na may tropical storm category, pataas lamang ang pwedeng magdulot ng mga storm surge sa mga coastal areas. Isa pang factor sa taas ng storm surge ay itong angle of approach nitong bagyo sa ating coastal areas. Kung ang isang bagyo ay direktang tatama o na straight path sa isang coastal area, posible na mas mataas ang storm surge na may dulot nito kumpara sa mga bagyo na kumikilos ng halos parallel according to the shape of the coastal area lamang or tatamaan itong mga coastal area in such an oblique angle, kumbaga hindi siya straight line. At isa pang factor na pwede rin makaapekto sa taas ng storm surge ay itong ang lalim ng adjacent seafloor ng isang coastal area. No? Kung medyo mababaw ang adjacent seafloor sa isang coastal area, mas malaki yung chance na mas matataas na storm surge ang maaaring may dulot na isang paparating na bagyo. Moreover, kapag malalim naman ang adjacent seafloor ng isang coastal area, chances are pwedeng mas mababang storm surge na mag-generate nito kumpara nga sa mga seafloor na medyo mababaw ang orientation. Nagkakaroon ng daluyong ng bagyo o storm surge dahil itinutulak ng hangin ng bagyo ang alon papunta sa lupa. Sanhi ito ng malawakang pagbahas sa mga komunidad na malapit sa dagat. Ang babala ng storm surge ay nakapaloob sa PAGASA Severe Weather Bulletin. Ginagamit ang color-coded warnings upang mas mabilis maunawaan ng publiko ang mga babala. Sa yellow warning, posible ang storm surge na may taas na 0.5 to 1 meter. Dapat umiwas sa dalampasigan at paghandaan na rin ang paglikas o evacuation. Sa orange warning, posible ang daluyong na may taas na 1.1 to 3 meters o katumbas ang taas ng basketball ring. Dito, kanselado na ang anumang uri ng gawaing pandagat at dapat na rin lumikas ang mga residente. Sa red warning, 3 meters o higit pa ang inaasang taas ng tubig dagat. Sa ganitong sitwasyon, hindi na dapat mag-atubilipas sa paglikas ang mga residente. Malaki ang pinsala ng storm surge sa kabuhayan, ari-arian at ating kaligtasan. Kaya naman ang mga babalang ito ay dapat nating tandaan. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Huntayas.